Guys, nandito ako ngayon sa NHE South Beltre sa Montinlupa kasi may interviewin ako. Isa siyang single mom, pangalan niya ay si Jen. May apat siya na anak. Ang bunso niya na anak is 5 months old. And then nandito si Ate Jen na interviewin natin. Ayan, Ate Jen, kumusta naman yung pagiging single mom mo? At saka balita ko na matay yung asawa mo is 2 months ago. Anong nangyari pa sa asawa mo? Anong kinamatay sa asawa mo? Ayan guys, pakinggan natin yung kwento ni Ate Jen. And then inatake siya. Pagkano na inopera pa? And then inoperahan sa Osmond Hospital, tama? Ang pangalawang opera, pangalawang opera yung asawa niya sa Osmond Hospital. And then saan inoperahan? Sa ulo, kasi naputukan ng ugat. Naputukan ng ugat. Diba? So sad. Ay naputukan ng ugat yung asawa niya, guys. Di ba napakalungkot ng ano ni Ate Jen ng kwento. May apat siya na anak. Ayan. Oh, by the way, yung ilan na anak mo, Ate Jen? Apat. Yung panganay mo? 11 years old yung panganay niya. Yung pangalawa? 10 years old. Oh my gosh. Every year nanganganak. Tawanan lang natin yung buhay natin kasi para hindi tayo maging sad. At saka palagi lang tayo positive, guys. Okay? Yung pangatlo naman? 2 years daw. Salamat naman. Naka 2 years. Yung bunso naman, I think, matagal sinundan, tama? Ilang months na yung 5 months. Ayun guys, may pahabol pa. Actually, yung father ng mga anak niya is nag-passed away na mga 2 months ago, tama? Kasi, ayan, nakakalungkot naman. Ayan, kumusta naman, Ate Jen, yung hanap buhay natin? Yung mga extra income natin na huwag na lang nagtataguyod sa mga anak mo. Parang nakakasal. Ayan guys, nagmamanicure si Ate Jen at saka nananahin, nagtatanggap siya ng tayo. Anong tinatahin mo? Mga face mask nagtatahin siya at saka nagmanicure, pedicure. Sa manicure, pedicure, magkano naman yung service? Depende. Ang sandpit, magkano yung kinikita mo? 120 hands and feet, guys. Yung nakakailan customer ka naman? Hindi siya naiikot kasi naihilo siya. Ayan, magpapatawa lang tayo guys ha, para hindi maging iyak. Kasi alam mo naman, iyakin si Ate Jen. Patawanin lang natin. Ayan, sa pagiging di ba nagtatanggap ka ng tayo, magkano na kami yung pagbili? Yung tinatahi mo ng mga pisma, sarili mo din yan. O may nagpapagawa lang. Ayan, may nagpapagawa sa kanya. Per piece yung patay sa'yo. Magkano naman per piece? 4 pesos. 4 pesos guys yung yung tanggap niya ng tahi sa face mask. Ayan. Nakakamagkano ka sa isang tahian pag ano? Bihira lang din. Kumusta naman yung pang-araw-araw na gastusin? Nakakailan ka expenses sa everyday mo? Sa siyempre, 4 na anak mo. Siyempre, nakaaral. Ayan guys, yung income niya per day is 300 pesos. Actually guys, kulang talaga sa 4 na anak at saka isang single mom. Diba? I think super tipid na yan, tama? Sa 300, anong nabibili mo? Diyan mo na sa 300, diyan mo na kukunin yung panggata, sabon sa anak mo, tangulam. Anong ulam naman?
i-ano mo, mas maganda i-expose mo yung sarili. Hotdog. Ayan, minsan gulay, hotdog, at saka I think mga noodles, ganang tuyo. Ganun naman talaga lagi yung parang... Wala, magkakasyain talaga. Ah, ano naman gatas ng anak mo? Estudyente. Ah, estudyente. Ah, okay. Ah, magkano naman yung estudyente sa anak mo, sa bunsong anak mo? Sashi lang every day, sashi. Yung magkano naman yun? 50 pesos. Ayan guys, yung binibili niya sa anak na na milk, yung powder milk is Nestogen, yung sashi lang is yung halagang 50 pesos. Pinagkakasya niya sa isang araw, tama? Yung ano, yung sashi na yun, isang araw na yun. Ilang tinig lang? Isang ano yun, apat na ano. Ilang yung dalawa, tatlo, ilang araw yun? 2 days. Ah, 2 days na yun. Tipid na din yun. Na, ilan paditi mo sa isang araw? 5 pieces. Ah, okay. Hindi yung, I think, online, ano naman, di ba ngayon yung pag-aaral sa mga bata? Diyan na lang, continue yung pag-aaral nila. At least, oh. Ayan. Ayan yung hanap buhay ni Ate Jean. Pag home service ng manicure, pedicure. Ayan. 160 up and down. Ayan. Yun lang. Marunong ka din mag-massage, hindi? Ah, hindi. And then, nananahi din siya. Tumatanggap ng tayo yung mga Christmas. May makina ka sa ano? Meron. Ah, talaga? Kahit ini, ano, tinatahi mo? Hindi, ano ba, magpaputol ako ng cortina, magpaano, pwede yun? Pero lang ko, kasi hindi ako nag-announce. Sa mga cortina, ano ba, paputulan? Kulang, ano? O, ganon? Kasi may paputulan ako. Yung main group. Ayan guys, magpatawa tayo naman minsan kasi huwag tayo maging seryoso, kailangan positive talaga tayo lagi. Ayan. Ayan, ito si customer number 1 ngayon sa araw na to. Ayan siya. Siya ang pinaka ano na customer, pinuntahan pa siya dito ni ano, ni Bishi. Ayan, pinuntahan pa talaga para may extra income sa kitchen ngayon sa araw na to, pambili namin. Gatas na Nestogen. Ayan. Ano pa, Tijin? Sige, ikwento mo pa yung buhay mo para baka in case na may mag-help sa atin sa mga YouTuber dyan. Malay nyo, may mag-sponsor ng Nestogen na milk. If you want to sponsor to Ate Jane guys, kahit sa anak na lang, sa bunsong anak niya, ayan, baka pwede natin tulungan siya kasi 4 yung anak niya at saka na, isa lang siyang nagbubuhay sa mga anak niya. Ate Jane, manawagan ka kung gusto mo magdala. Huwag ka na mahiya, ano ka ba? Malay mo yung sa mga friend ko na mga YouTuber, may tumulong sa'yo, may tumulong sa atin. Ayan guys, naiiya si Ate Jen. Pag gusto niyo guys, tumulong kay Ate Jen. May 4 siya na anak at saka yung bunsong anak niya is 5 months old. At saka pamamatay lang ang asawa niya, mga 2 months ago. Ayan, pwede niyo ako kontakin or mag-comment kayo doon sa new video ko. Ayan, pwede kayo mag-comment doon kung gusto niyo tumulong kay Ate Jen. And pwede ko ibigay yung number ko, 0915-1650 guys. Ayan. Hindi maka-express si Ate Jing kasi mahihiyain siya. Ayan na parang napapahiya na siya. Okay Ate Jing, thank you so much sa oras mo, sa pag-interview. Sana thank you so much. Sana maging positive ka lang lagi, huwag lang sumuko. Sipag, tsaga, at determination. Thank you so much guys, thank you so much kung gusto yung tulungan sa Ate Jen, kahit pa gatas lang sa anak niya, sa bunsong anak niya, sobra talaga kasi nagkasabay pa, namatay yung asawa niya, nagka-pandemic pa, kaya ayan, napaka-hard talaga ng life niya. Ayan guys, thank you so much, bye, love you, kasi bye-bye na kayo. Bye Ate Jen, help niyo siya, peace.